pumanaw na ang kilalang veteran sports journalist na si Chino Trinidad. Ating balikan ang kanyang mga tagumpay sa larangan ng sports at media at ang kanyang mga naging kontribusyon sa industriya. The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of the Late Chino Trinidad. Profile. Si Manolo Chino Laksamana Trinidad ay pinanganak noong July 23, 1967. Siya ang anak na batikang sports columnist na si Reca Trinidad at Fe Laksamana. Sa kanyang kabataan, nakitaan na ng malaking potensyal si Chino sa larangan ng sports journalism, marahil ay bunga na rin ng impluwensya ng kanyang ama. Nagtapos si Chino sa University of the Philippines. Sa kanyang pag-aaral dito, lalo pang nahasa ang kanyang kakayahan sa pagsusulat at pagbabalita. Dahil dito, siya ay mabilis na nakilala at nagkaroon ng pangalan sa mundo ng sports journalism. Si Chino ay isang crusading sports journalist. Sa kanyang mga artikulo at mga programa, palagi niyang itinatampok ang integridad at katotohanan. Hindi lamang siya isang simpleng tagapagbalita. Siya rin ay isang tagapagtanggol ng mga atleta at isang boses na nagsusulong ng patas na laro. Sa kanyang mahabang karera, maraming mga kontrobersyal na issue sa sports ang kanyang hinarap at binigyang linaw, bagay na nagpatibay na kanyang reputasyon bilang isang respetadong mamamahayag. Bukod sa pagiging sports journalist, si Chino ay naging matagal na commissioner ng Philippine Basketball League. Sa kanyang pamumuno, nagkaroon ng malaking pagbabago at pag-unlad ang liga. Bago pa man siya maging commissioner ng PBL, si Chino ay nagsilbi din bilang play-by-play commentator sa PBA coverage ng Vintage Television. Sa kanyang malapusong pagbabalita, naging paborito siya ng maraming manonood. Ang kanyang kakaibang estilo ng komentaryo ay nagbigay buhay sa bawat laro at ang kanyang malalim na kaalaman sa basketball ay nakatulong upang mas maunawaan ng mga manonood ang bawat aksyon sa court. Ang kanyang tinig ay naging bahagi na ng kasaysayan ng PBA at marami ang nakakaalala sa kanya bilang isa sa mga pinakamahusay na commentators sa kanyang panahon. Bilang isang sports journalist at executive, hindi matatawaran ang mga kontribusyon ni Chino sa larangan ng palakasan. Ang kanyang mga prinsipyo at dedikasyon sa kanyang trabaho ay nagsilbing inspirasyon sa maraming kabataan at kapwa mamamahayag. Siya ay hindi lamang isang sports journalist. Siya ay isang tunay na bayani ng sports journalism na patuloy na nagbibigay ng liwanag at inspirasyon sa lahat ng sumusubaybay sa kanyang karera. Chino's Triumphs in the World of Sports Journalism. Nagsimula ang karera ni Chino noong 1991 sa segment na Sports Ngayon ng programang Balitang Bayan numero 1 sa DZRH. Mula 1991 hanggang 1998, kanyang ginampanan ang papel ng isang sports anchor kung saan nahasa ang kanyang kakayahan sa pagbabalita at pagsusuri ng mga kaganapan sa mundo ng sports. Mula 1993 hanggang 1995, naging sideline reporter si Chino sa Vintage Television. Ang karanasan na ito ay nagbigay daan sa kanya upang mas lalong mapalapit sa mga manlalaro at tagasubaybay ng iba't ibang sports. Hindi nagtagal, siya ay naging play-by-play commentator, hindi lamang sa mga laro ng basketball, kundi pati na rin sa mga laban ng boxing tulad ng blow-by-blow. Ang kanyang husay sa komentaryo ay nagbigay sa kanya ng isang natatanging lugar sa industriya ng sports journalism. Isa sa mga pinakatanyag na tagumpay ni Chino bilang isang sports commentator ay ang do or die na laban ng Barangay Ginebra laban sa Mobiline Phone Pals sa 1999 PBA All-Filipino Cup Quarterfinals. Ang laban na ito ay naging isa sa mga pinaka-memorable na laro sa kasaysayan ng PBA at ang komentaryo ni Chino ay nagbigay na mas matindi at buhay na karanasan sa mga manonood. Ang kanyang detalyadong paglalarawan at emosyonal na pagtugon sa bawat play ay nagpasidhi sa excitement ng laro. Bilang isang sports reporter ng GMA News, ipinakita ni Chino ang kanyang dedikasyon at pagkamalikhain sa pagbabalita. Marami siyang na-cover ng mga importanteng sports events at nagbibigay ng mga insightful na analysis sa bawat laban. Ang kanyang mga ulat ay laging puno ng impormasyon at inspirasyon na nagpapakita ng kanyang malalim na kaalaman at pagmamahal sa sports. Noong 2007, nagsilbi siya bilang play-by-play commentator sa RPN9's coverage ng 2007 FIBA Asia's Championship. Ang torneo na ito ay mahalaga sa kasaysayan ng basketball sa Asia at ang kontribusyon ni Chino sa coverage ay nagbigay ng malinaw at makulay na pagsasalarawan ng bawat laro. Ang kanyang komentaryo ay naging instrumento upang mas maintindihan ng mga manonood
ang kahalagahan ng bawat play at taktika sa laro. Matapos magretiro sa 23 years sa GMA, itinuon ni Chino ang kanyang atensyon sa kanyang itinatag na cable channel na Pilipinas HD. Ang channel na ito ay nakatuon sa pagpapalaganap ng mga kwento ng tagumpay at pakikibaka ng mga Filipino athletes. Noong 2014, pinangunahan niya ang programang Pagpupugay, isang tribute sa mga Filipino sports heroes. Ang proyektong ito ay nagbigay pugay sa mga natatanging atleta na nagbigay karangalan sa bansa. Ang matagumpay na paglalakbay ni Chino sa larangan ng sports journalism ay isang inspirasyon sa maraming kabataan na nagnanais na maging bahagi ng industriyang ito. Mula sa kanyang mga unang hakbang sa DZRH hanggang sa pagiging isang respetadong commentator sa PBA at ang kanyang paglikha ng Pilipinas HD, ipinakita ni Chino ang kahalagahan ng dedikasyon, pagmamahal at integridad sa bawat hakbang ng kanyang karera. Ang kanyang mga kontribusyon ay hindi lamang nagbigay ng kasiyahan sa mga manonood, kundi nag-iwan din ng isang pamana na patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng sports journalists sa Pilipinas. Chino's impactful career in sports as an executive. Noong 2000, si Chino ay hinirang bilang commissioner ng Philippine Basketball League na pumalit kay Yang Giwao. Sa loob ng 10 taon, pinangunahan ni Chino ang PBL at pinalakas ang liga sa kabila ng mga hamon na kinaharap nito. Ang kanyang pamumuno ay nagdulot ng mga makabuluhang pagbabago at inobasyon sa liga na naging mas matatag at mas nakakainganyo sa mga manonood. Bilang isa sa mga founding member ng Samahang Basketball ng Pilipinas, si Chino ay may malaking papel sa pagtataguyod ng karapatan ng SPP bilang opisyal na federasyon ng basketball sa Pilipinas. Ang kanyang dedikasyon sa pagpapabuti ng basketball sa bansa ay hindi matatawaran. Pinilit niyang mapanatili ang integridad ng SBP at tiyakin na maayos ang pamamalakad nito. Isa sa mga kontrobersyal na bahagi ng kanyang karera ay ang pagbatikos kay Chot Reyes at sa SPP dahil sa umano'y mishandling ng Philippine basketball team sa 2023 FIBA World Cup. Tinagurian niyang Coach Voldemort si Reyes bilang pagpapakita ng kanyang pagkadismaya sa pamamalakad ng koponan. Noong 2014, siya naging kandidato para sa posisyon ng UAAP Basketball Commissioner. Gayun din, siya ay tinalaga bilang chairman ng Games and Amusement Board kung saan ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa pagpapabuti ng pamamalakad ng sports at mga laro sa bansa. Sa kanyang walang pagod na pagsusumikap na papabuti ang sports sa Pilipinas, si Chino ay tinalagang consultant ng Pilipinas Vismin Super Cup. Ang kanyang karanasan at kaalaman sa sports ay naging malaking tulong sa paglago ng liga. Ang kanyang mga mungkahi at payo ay nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa pag-unlad ng Vismin Super Cup. Noong May 2024, si Chino ay hinirang bilang commissioner ng kauna-unahang professional pool league sa Pilipinas, ang Sharks Billiards Association. Ang kanyang appointment ay nagpapakita ng malawak niyang kaalaman hindi lamang sa basketball kundi pati na rin sa ibang sports. Philippine sports and media mourn the loss of veteran journalist Chino Trinidad. Isang malungkot na balita ang gumimbal sa mundo ng sports at media sa Pilipinas noong Sabado ng gabi, July 13, 2024, nang pumanaw ang 56 years old na sports journalist na si Chino Trinidad. Kinumpirma ng kanyang anak na si Flores na kanyang ama ay pumanaw dahil sa atake sa puso, 10 araw bago ang kanyang 57th birthday. Ang biglaang pagpanaw ni Chino ay kinagulat ng marami, lalo na't aktibo pa siya sa social media 2 araw bago siya pumanaw. Ang kanyang pamamaalam ay nagdulot ng pagbuhos ng pakikiramay mula sa mga atleta, kasamahan at mga tagahanga sa buong social media. Ibinahagi ng mga personalidad sa sports at mga kasamahan sa trabaho ang kanilang mga alaala at paggalang kay Chino. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking puwang sa larangan ng sports journalism sa Pilipinas. Bukod sa kanyang pagiging isang mahusay na broadcaster, si Chino ay kilala rin sa kanyang pagiging tunay at hindi natitinag na pananaw sa mga isyong may kinalaman sa sports at bansa. Ang kanyang integridad, dedikasyon at pagmamahal sa kanyang trabaho at sa kanyang bansa ay magsisilbing gabay at inspirasyon sa lahat ng mga nakasalamuhan niya. Rest in peace, Chino Trinidad. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video.
I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!